Iwan lang. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kaya-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan natin pang jumpstart. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapatid. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang Teleradyo. Balitang hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa, hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita. Balita. Presyo ng diesel, kerosene at gasolina nagmahal na. Hirit na dagdag pamasahin ng transport groups, pinag-aaralan pa ng LTFRB. Full sitting capacity, apela naman ng ilang bus operators. 13 ospital sa Metro Manila idinagdag sa pagbabakuna ng mga menor de edad na may comorbidity. Halos 3 milyong customers ng Maynilad, 3 araw na mawawala ng tubig simula sa Lunes. Bisperas ng Pasko at bisperas ng bagong taon, hindi special holiday ayon sa DOLE. Eko tutol naman sa dagdag na holiday dahil sa mga manggagawang no work, no pay. First to come, first to get in policy, ipatutupad sa mga sementeryo sa Caloocan sa Undas. Sa showbiz spotlight, Iza Calzado at Precious Lara Kigaman, ikinuwento kung paano naging kasabwata sa surprise engagement ni Heidelin Diaz. Ika-30 anibersaryo ng Maalaala Mo Kaya, ipinagdiwang. At yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Martes, October 19, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balanso. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at sa live streaming sa iwant.tfcnews.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako si Robert Mal. At sa detalye ng ating mga balita ngayong umaga, tutol ang Department of Labor and Employment o DOLE na dagdagan pa ang mga holidays sa bansa ngayong taon. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na malabo niyang irekomendang gawing holiday ang November 2, December 24 na bisperas ng Pasko at December 31 na bisperas naman ng bagong taon dahil mababawasan ang kita ng mga no work no pay bukod pa sa marami ng non-working day dahil sa pandemya. Paliwanag pa ni Secretary Bello, minsan ay naidedeklarang holiday ang November 2, December 24 at December 31 dahil ipet o dikit ito sa mga holiday. Pero sa ngayon anya, wala pang deklarasyon. I'm not inclined, Alvin, to recommend na magde-declare tayo ng public holiday, non-working holiday. Bakit po? Unang-una, sa ngayon, ang dami na ngang non-working eh. Kasi, di ba? Because of the flexible working arrangement, meron diyan mga workers natin, they work only three days a week. Ganon. Okay. Lalagyan mo pa ng non-working holiday, inalalong na nabawasan. Kapag mabawasan ang working mo, bawasan din ang income mo. Sa panayam ng Teleradyo, pinaboran ni Employers Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Luis ang pananaw ni Secretary Bello sa pagsasabing dapat pangambawasan ang mga holiday dahil apektado ang mga manggagawang no work, no pay. Kami hanggang maaari mabawasan yung mga holiday. Kaya ng isang taon, parang natatanda ako, ang daming araw na walang trabaho noon eh. Kaya nagre-reklamo yung mga sa dami ng holidays. Yan po si ECO President Sergio Ortiz Luis. Kasabay ng pagluluwag sa alert level system sa Metro Manila, pinag-iisipan ng Department of Transportation na dagdagan ang kapasidad ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Tiniyak ni DOTR Assistant Secretary Mark Steven Pastor
na nakabase sa siyensya at mga pag-aaral ang isinumite nilang rekomendasyon para sa dagdag kapasidad ng mga pasahero na kasalukuyang nasa 50%. Samantala, kinumpirma rin ng opisyal na pinag-aaralan na ng LTFRB ang petisyon ng transport groups para sa taas pasahe. Sumulat na rin anya ang kagawaran sa Department of Energy para himukin ang mga fuel stations na magbigay ng diskwento sa mga public utility vehicles. Gayun din ang posibleng pagbuhay sa subsidy cards ng Pantawid Pasada Program. Simula kaninang hating gabi ay tumaas na ang presyo ng produktong petrolyo sa ikawalong sunod na linggo. 1.80 sa kada litro ng gasolina, 1.30 sa kerosene at 1.50 naman sa diesel. Kaya para sa ilang driver ng jeep, kahit dumarami na ang pasahero sa ilalim ng alert level 3, kalbaryo naman ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Napunta rin sa krudo, sir, yung kita namin dahil ang taas ng krudo. Yan ang isang problema ng mga kasamahan kong chofer. Yan ang kinasamahan loob namin. Kung mag-iuwi kami, pangbili lang ng 1 kilong bigas, tuyo, saka sardinas. Samantala, inihirit naman ng ilang bus operator ang full seating capacity para madagdagan ang kanilang kita sa halip na humirit ng dagdag pamasahe. Samantala, kaugnay sa balitang yan, makakausap naman natin ngayong umaga si Ms. Juliet De Jesus. Siya po ang Managing Director ng Samahan ng mga Transport Operators ng Pilipinas o STOP at ang Internal Affairs Officer ng Mega Manila Consortium. Magandang umaga po, Ms. Juliet. Magandang umaga po, Ma'am Joy. Opo, kasama ko po si Robert Mano dito po sa Teleradyo Balita. Nabanggit po ng inyong samahan na hindi po kayo magfa-file, no, ng hike petition para po sa pamasahe. Pero ano po ang inyong balak gawin, no, para naman na lumaki-laki naman o madagdagan yung kita ng ating mga bus operators? Opo, sa totoo lang po, inanalyze namin na hindi po napapanahon ng pagtaas ng pamasahe dahil hindi naman po ganun karami yung mga pasahero. Kaya kami po nag-isip ng non-monetary benefits na pwede naman pong magawa ng ating mga government agencies. Ang number one nga po rito ay yung pag-request kami ng full seating capacity dahil sa tingin namin nag-level 3 na po ang Metro Manila. Siguro lahat po ay halos vaccinated na rito. Kaya pwede na po kami allow, basta i-observe lang po namin yung 7 commandments protocol na binigay po sa amin ng IATF para sundin sa mga base. Isa po yan. And then number 2 naman, yung pong excise tax na nakaka-charge po sa aming mga sa diesel cost namin, hihingi po sana kami sa Department of Finance kung kaya nila po kaming i-exempt muna pansamantala sa excise tax during this continuous increase in fuel. Pagka po naman na nalagay na sa normal, ibalik po namin uli. Exclusively for public transport lang po yung aming hihingi na exemption. Mm-hmm. Yun po yung, and then pangatlo po, yung aming libre sakay. Yung libre sakay po namin kasi ngayon hindi po naka-maximize only the busway and few feeder routes na isasama dun sa GAA na project po ng DOTR. Pero meron lang po kaming hiling na sana po maging totoo naman po yung kontrata namin na weekly payout. Kasi kaya nahihirapan po ngayon ng mga operator. Dito po sa GAA kasi 5 linggo na po na medyo hindi pa po nababayaran yung mga operator. Hirap na po sa pagbili ng diesel, wala nang magpautang. Ngayon po, pati po ang aming mga driver, nagagalit na, nakikipag-away na sa operator. Akala hindi namin gustong bayaran. Pero ang totoo po, sinusundan lang po namin yung dapat bayaran ng LTFRB para sa amin. Parang sa tingin ko po, hinihiling ko rin po sana sa land bank na siya po ang nagpapa-implement ng pagbabayad na ayusin naman po sana kung sa kanila po ang problema, madali naman po nilang masolusyonan yan, kagaya po ng extension of time. Kasi ang baho ng land bank para kung hanggang 12 o'clock lang o 1 o'clock, ba't hindi po nila i-extend yung oras ng kanilang proseso. Para hindi, kasi po nabulunan po sila sa dami po ng transaksyon, pwede naman po nilang i-extend ng kanilang working hours
Tapos pwede rin po silang magtrabaho ng Sabado, Linggo. Just to ano ho, yung ma-update lang po yung aming bayarin na payout. Opo, Miss Juliet. Opo. Ito po lalo na yung inyong recommendation na ibalik po sa full capacity na po yung mga bus. Ito ay naiparating na po ba natin sa LTFRB or sa DOTR? Actually po, wala pa po kaming formal na ginawa, pero yun po yung plano namin. At kamusta po ba ngayon? Opo. Kamusta po ba, Miss Juliet, yung kita po ng mga bus operators ngayon, lalo na po naglubag na rin naman ng alert level sa Metro Manila, so meaning mas marami na po nakakalabas ngayon. Would you say nakakabawi na po ba kahit papano ang ating mga bus operators sa kanilang kita? Maganda po sana yung kita dahil meron pong libre sa kay project ng DOTR, LTFRB sa busway. Pero sa mga feeder routes po, parang ganun pa rin po eh. Medyo hindi po talaga sustainable yung aming kita because ang apekto po sa amin ng diesel is 60% na po ngayon. 60% of the total gross na kinikita namin napupunta lang po sa diesel. Ma'am Juliet, base po sa mga binanggit nyo kanina, tatlo yung main concerns ninyo. Number one, i-full capacity na kayo. Pangalawa, yung problema ninyo sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. At pangatlo, may utang po sa inyo ang LTFRB doon sa mga sa EDSA busway carousel po ninyo. Tama po ba yung dinig ko kanina? Opo, may pending pa po silang payout sa amin. Parang ang magiging problema po, hindi po actually sa LTFRB, kundi sa land bank po na nagpo-process ng mga payout. Ma'am Juliet, parang ibig pong sabihin, ito pong mga bumabiyahe sa EDSA carousel, ito po ay proyekto ng DOTR, ng LTFRB. Meron kayo memorandum of agreement dyan with land bank at kayo po ng mga operator. Ilang buwan or linggo na pong hindi na ibibigay yung bayad sa inyo? To update po, 5 weeks na po. Running 6 weeks na po ngayong linggo na to. So ibig sabihin, kine-carry ninyo mga operators. So paano yun? Sumusweldo ba yung mga driver ninyo? Yun na nga po yung nagiging problema namin, nagpapabali lang po para kahit papano may madalang pera sa pamilya ang mga driver, pero wala naman pong may gusto niyan, hindi po namin kagustuhan opo. Yan. Ito po ba yung dahilan din, Ma'am Juliet, kung bakit kakaunti yung bumiyahe ng mga bus, mga bus sa EDSA bus carousel kahapon, kaya mahaba raw yung pila? Medyo po kasi yung pong mga supplier ng diesel ayaw na po magpautang dahil takot na baka hindi namin mabayaran. Mm-hmm. Binibigyan po nila kami ng pautang pero parang merong maximum limit naman po yung mga supplier na medyo syempre worried din sila na baka hindi mabayaran ng mga operator. Opo, nabanggit din po ninyo na wala sa LTFRB ang problema. Nasaan po ang problema? Bakit 6 weeks na po kayong hindi nababayaran? Pang 6 weeks po ngayon, sir. Pero para po kasi ang nangyayari, on a daily basis, nagpa-follow up po ang mga operator mm-hmm. kung meron ng pinadala sa mga account. Pero as of yesterday, parang medyo wala pa rin po. Yun po ang aming hinihiling sana sa land bank na sana ayusin naman po nila at mag-extend sila ng oras kung kulang po yung oras nila to process po yung lahat ng mga dokumentong kailangan para lang po mabayaran kami. Opo, Miss Juliet, last question na lang po from us. No, kamusta naman po yung ruta no, ng mga bus? Marami na po ba mga ruta na payagan na or marami pa po kayong hinihiling sa LTFRB na papayagan pa po? Humihiling po kami. Actually, meron po kami petition sa kanila na dagdagan po yung ruta. Tignan po kasi yung mga existing ruta na ibinigay po sa amin kasi nagkakaroon po kami ng problema na nag-o-overlap po kami sa mga jeepney route. Kailangan po pag-aralan yan at huwag po kami gawing parang kalaban namin ng mga jeepney. Pare-pareho lang po kami ang jeepney saka kami. Sige po, maraming salamat po Ms. Juliet De Jesus, ang Managing Director ng Samahan ng mga Transport Operators ng Pilipinas o STOP, and we hope to get an update from you po. Higil po dito sa inyo po mga panawagan sa gobyerno. Maraming salamat po sa oras ninyo. Maraming salamat din po Ma'am Joyce and Sir Robert Mano. Thank you po.
Samantala, isunod naman natin dito pa rin sa programa si Assistant Director Rodela Romero mula naman sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Maganda umaga po, Assistant Director Rodela, Joyce Balancho at Robert Mano. Bye-bye. Via Zoom, good morning po. Good morning po. Ay, ayun. Hindi niyo po baka... Oh, ayun yeah. Po. Ayan, ayan, okay na ma'am. Naririnig okay na po namin kayo, ma'am. Opo. Pasensya. Alam ko din, okay. Opo, kung narinig niyo po yung una naming panayam sa bus operator, sabi po nila ay talagang matindi po yung epekto sa kanila nitong patuloy po na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa tala po ba o sa tansya ng DOE, hanggang kailan pa po ba natin inaasahan na tuloy-tuloy no, natataas itong presyo ng produktong petrolyo? Ma'am Joyce, base dun sa monitoring natin sa development sa international market, di ba? So, nakita po natin na talagang may kakulungan po ang supply, may tight supply sa international world market. Plus, tumataas po yung demand. Una, dahilan ng pagtaas, yung pong naging aggressive na yun, yung mga economic activities, nag-open up na yung mga economy, yung mga iba-ibang sector, pumapasok na. Tapos, at the same time po, marami na pong mga industries na nag-open up. Tapos sa supply naman po, yung kakulangan niya dahil po dun sa unresolved issue po ng nuclear deal. So meron pong ano si Iran doon. Tapos yung sanction po sa Venezuela. At saka yung nakaraang hurricane po na Ida na tumama po sa Gulf of Mexico na karamihan sa oil producing facilities ng United States tinamaan po. So nawala po yung 13 million barrels ng United States. So base po doon sa mga forecast data, parang hanggang end of December, may deficit po tayo na 2.91 million barrels per day po. Nako, ibig sabihin po ba niyan, aasahan pa natin hanggang end ng December, meron pang mga serye ng pagtaas ng presyo? Ma'am Joyce, kung papansinin mo po, ang nakaka-action talaga ng immediately as far as supply is concerned, ang OPEC po. So last October po yung meeting nila and then nagplano po ulit sila na magkaroon ng meeting this coming November para i-assess po rin na ang world supply market. Opo, alam naman po natin na hindi naman talaga natin kontrolado po no, yung mga paggalaw ng presyo sa world market. Pero kakalungkot ako. Yes, may mga panawagan po yung mga ilang grupo na baka pwede na lang ang gawin ay scrap itong excise tax no, na ipinapataw sa produktong petrolyo. Posible po ba itong gawin? Uma-action naman po ang lahat ng sangay ng gobyerno kung paano matutulungan natin, particularly our transport sector na talagang na-hit nitong ng sunod-sunod na pagtaas. Pero as far as dun po sa excise tax na nakapaloob din sa train law, siguro po ang nasa magandang tanungin po natin ang ating fiscal agency, Department of Finance, kasi sila po talaga nag-ano with regards to mga taxes. But on the part of DOE, para ma-share ko na lang po ano ba ang ginagawa ng Department of Energy, we work closely po with LTFRB para mapakita po namin sa LTFRB ano ba talaga yung sitwasyon. Hanggang saan tatagal, ano pa yung pwede natin gawin, hindi man natin control ang international, ano ang ginagawa po natin dito sa ating bansa. So ang Department of Energy, patuloy po yung ginagawa naming price monitoring, maski po dito sa domestic price sa sitwasyon po natin, para mapansin na walang pang-aabuso. Kung ano lang yung nangyari sa international, kaya nagkakaroon ng movement dito sa domestic. Just at the same time po, tuloy din po yung ginagawa naming inspection. Yun nga po, mahal na po ang presyo, so dapat ma-assure po natin na yung binibili namang produkto e tama sa sukat. Kumbaga sa ano, yung quantity na dinidispense ng mga dispensing pump, tama po sa sukat. Kung bumili ka ng 10 litro, 10 litro po din ang lalabas. At the same time po, tama din sa kalidad, yung quality. Baka mamaya, mahal na nga ang petrolyo. And then, kakatok pa yung makina ng ating mga kapatid sa transport sector. And then, last week po, minit po namin ang mga oil companies na nawagan po kami sa kanila. Kasi ito pong mga gasolinahan po, kung mapapansin nyo, di po ba meron silang tinatawag na parang jeepney lanes. Di po may mga jeepney lanes na parang dinadirect po nila yung mga jeepney drivers kung saan magpapakarga. May discount pong binibigay karamihan sa mga gas station. Medyo maliit lang po, dati po sa monitoring namin, 50 centavos, pero hanggang 5 pesos. On top po dun, meron po sila mga promotional campaigns o mga freebies na binibigay. May mga program po sila, yung like Bakunado program,
meron po din sila mga programa sa TNBS, sa mga delivery services. So lahat po yun, kinausap po namin sila last week na ibigay po nila sa amin ng listahan ano yung mechanism para maka-avail po yung ating mga kapatid sa transport or even other sector ng communities para po ma-post namin sa aming webpage. Sa ngayon po, meron po kaming listahan ng mga gasolinahan na nandun po yung mga discount nila ranging from 50 centavos to 5 pesos. And then yung nga po mga additional previous promo, sinihingi pa po namin sa kanila. So kapag po na kompleto na po yung listahan, ipopost namin po sa DOE webpage po. Tapos at the same time po, during the meeting last week, ni-request na rin po namin sila na mag-submit talaga ng kanilang mga importation plan or the supply plan. Kasi yun nga po, mabuti ng talagang mandate ng DOE is to ensure security and supply. Masama naman po na wala tayong mabili talaga. So, nagsisimula na rin po sila mag-submit ng kanilang mga plano kung paano makakakuha ng supply, assurance ng supply ang Pilipinas. Mm-hmm. Assistant Director, nabanggit po ninyo yung mga diskwento na ibinibigay. May call po ngayon para sa mga PUV drivers na gawin na daw talagang mandatory, i-fix na yung discount para sa mga public utility vehicle drivers po natin. Ano pong take ng DOE dito? Siyempre, Sir Robert, kung ano yung makakabuti, di po ba, kailangan natin balansihin. Kaya patuloy po yung, close naman yung coordination namin. Very supportive naman po ang oil companies na ibigay kung ano yung kaya nilang ibigay. Kaya in fact, halos linggo-linggo, may meeting na po kami sa kanila para, kumbaga sa ano, pardon my word, tumumirit pa po ano yung Opo. Pwede pong kayang ibigay. Yun po naman kasing parang jeepney lane. Matagal na po yan. Nun pa po talaga may jeepney lanes kahit wala po nung biglang pagtaas. Siguro sa ngayon po, base din sa last submission na binigay po sa amin, mga around 500 gas station nationwide ang meron talagang allocated na jeepney lane. Yung gano'n. So on top of dun nga, sabi ko nga po, dun sa nakaraang meeting, talaga pong nagre-request pa tayo no, kung paano pa po matutulungan ang ating mga kababayan dadala nitong patuloy na pagtaas ng presyo ng labi. Opo. Isa pa pong tanong, itong sunod-sunod na pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo, sana daw po ay hindi ganong kalaki yung naging taas o naapektuhan ng ganong katataas, considering na may buffer stock naman tayo. Ano daw nangyari dun sa buffer stock natin na nabili ng mas mura at bakit agad-agad tumataas yung presyo naman kung may buffer stock daw tayo? Sir Robert, ang presyuhan natin, salamat sa oportunidad na to, no. Naka-anchor po tayo kumbaga sa market pricing. Kung ano yung kuha ngayon, kung ano yung presyo ngayon, yun ang presyo. Kasi hindi po tayo inventory pricing. May inventory nga po, like for instance, ang ating mga refiners, may 30 days supply po sila both ng crudo, yung raw materials at saka yung finished petroleum products. And then yung mga importers po, may 15 days na supply. At ang LPG po, 7 days supply. So assurance lang po yun na meron talaga tayong supply. Pero kung gayon nga po, dahil nga po sa kagustuhan natin talaga na ma-improve yung ating sistema, nag-request na rin po tayo sa Congress na i-amend talaga yung ating oil deregulation law para magkaroon lalo ng power ang Department of Energy na makapag-intervene sa ganitong klase ng problema po talaga. Mm. Ma'am, kanina binabanggit mo ang projection hanggang December. Worst case scenario, aabutin ba to hanggang next year? Sa monitoring, Sir Robert, mahirap Apo. Kasi mag-project talaga. Pero kung base dun sa Platts monitoring nga, kasi ang OPEC talaga, nasa kanila yung kapangyarihan talaga kung paano magdadagdag pa ng supply sa world market. Kaya nga parang naka-wait and see sila, di po ba yung ganon. So hindi tayo basta makapagbigay ng projection kasi baka samantalahin naman talaga, di po ba mas lalong magkaroon ng disruption sa balance between supply and demand. So sa ngayon po, yun nga, yun ang nakikita natin. Although yung natanggal na supply ng OPEC, unti-unti po nilalagay nila 400,000 barrels per day. Ganun po ang estimate po nila hanggang Marso next year or April next year. But still, sabi ko nga, hindi tayo makapagbigay ng final pronouncement dahil naka-wait and see po ang OPEC at may meeting ulit this November 4th.
Alright, maraming salamat po sa inyo po mga paliwanag. Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Salamat, Ma'am Joyce. Thank you. God bless. Tuloy naman tayo sa ibang mga balita. Muling ipinaalala ng Department of Labor and Employment sa mga employer na bawal ang pagpapatupad ng no vax, no pay. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III, dapat maghain ng reklamo ang mga empleyadong hindi umano pinapasweldo ng kanilang employer kung hindi sila bakunado. Pero sa ngayon, wala naman anya silang natatanggap na reklamo na may mga employer na gumagawa nito. Wala naman nagsasabi sa amin kasi ang dali lang naman. May hotline kami, 1349. Wala naman kami natatanggap na reklamo from an employee na hindi binigyan ng sweldo dahil hindi na bakunahan. Wala. Wala naman. Because otherwise, sabi ko kung may ganun, we would be prepared to come up with an advisory. Pero wala. In fairness to the employers, wala pa kami natatanggap na reklamo. Wala namang nakikitang problema si Secretary Bello kung mas pinipiling kunin na empleyado ng mga kumpanya ang mga bakunado na. Okay lang yun. Walang problema yun. Na when you choose your employee, syempre you have the privilege to choose the one you want to work with. Pero yung halimbawa, sabihin mo, meron ka ng empleyado tapos pag hindi ka nakabakuna, hindi kita sweswelduhan, that's another thing. Sinabi rin ni Employers Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. na bawal ang no vax, no pay. Pero aminado siya na nasa pagpapasya na ng mga kumpanya kung gusto nilang bakunado na ang ihahire na mga tauhan. Kaya sinasabi nga ng iba, halimbawa, bianak ka, na namatay sa debaksya, takot ka, ibig sabihin, hindi ka tatanggapin sa trabaho. Dahil ayaw mo. O yun, nakapila ka. Naghihintay ka, hindi ka bakunahan. Hindi ka rin makapagtatrabaho. Yun ang problema. Sinasabi nila, mataas na ang nabakunahan sa Manila. Doon sa target na babakunahan. Pero sa population, maliit pa. Yan po si ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. Bantay sarado ng mga otoridad ng ilang lugar na pinangangambahang maging super spreader ng COVID-19 sa pinaluwag na alert level system sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga pila sa sakayan at babaan ng public transport. Sa base station ng EDSA Carousel sa EDSA Muñoz kahapon, umabot hanggang paikot ng footbridge ang pila ng mga pasahero dahil puno na ang mga bus na galing ng monumento. Binabantayan din ang pagdagsa ng mga tao sa mga mall, restaurant, parks at ang Manila Dolomite Beach sa Roas Boulevard. Sa ilalim ng guidelines ng IATF, 30% na ang pinapayagang kapasidad sa indoor venues para sa mga fully vaccinated. 50% naman sa outdoor venues para sa mga bakunado at hindi bakunado, habang may karagdagang 10% capacity para sa mga negosyong may safety seal. Apila naman ang Department of Health sa mga lokal na pamahalaan, tutukan ang galaw ng publiko. So nananawagan po kami sa lahat, especially of course DILG, para po natin medyo ma-regulate itong pagkilos ng ating mga kababayan. Although pinayagan naman po ang certain establishments, kailangan maalala pa rin natin, nandyan pa po yung virus. Si Health Undersecretary Rosario Vergere. Posible ngayong araw ilabas ng Metro Manila Council ang resolusyon kaugnay sa mga panuntunan sa pagbayag sa paglabas at pagbiyahe sa interzonal at intrazonal ng mga bata at senior citizen. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni MMDA Chairman Benhur Abalos na kapag naaprubahan ng Interagency Task Force o IATF, ang nasabing resolusyon ay kaagad nila itong ilalabas. Sa ilalim ng panuntunan, may apat na dahilan para payagang lumabas o bumiyahe ang mga bata at senior citizens. To summarize, po pwede ang mga bata, hello? Go ahead, yes, please, Chairman, go ahead, Chairman. Okay, under four circumstances, ha? Para lang klaro. Number one, to exercise. Number two, para bumili ng essential or basic essential goods or basic services. And number three, para magtrabaho, no, yung mga senior citizens natin o yung iba. And of course, yung interzonal or intrazonal na pagbiyahe.
si MMDH Chairman Benhur Abalos. Posibleng ibaba na sa Alert Level 2 ang Metro Manila pagdating ng Nobyembre ayon sa Okta Research Group. Sinabi ni Professor Guido David ng Okta na halos low risk na ang sitwasyon ng COVID sa NCR at kung magpapatuloy anya ang pagbaba ng COVID cases sa Metro Manila ay pwede nang ibaba sa mas maluwag na alert level ang rehiyon. Napansin din umano ng Okta na bumababa ang mga kaso ng COVID sa mga karatig lalawigan na Bulacan, Cavite at Laguna, habang patuloy na tumataas ang COVID cases sa Zamboanga at Naga City sa Camarines Sur. Samantala, umabot na sa 4,431 ang bilang ng mga kaso ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 633 na bagong kaso ng Delta variant ayon sa Department of Health. Nadagdagan din ng 3 ang mga kaso ng Alpha variant, habang 6 ang bagong kaso naman ng Beta variant. Sisimula na po sa Biyernes, October 22, ang Phase 2 ng Pilot COVID-19 Pediatric Vaccination sa Metro Manila na prioridad ang edad 15 hanggang 17 na may comorbidities. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na 13 pang ospital sa mga komunidad o LGU-based ang idinagdag sa pagbabakuna, kabilang na ang Caloocan Medical Center, Ospital ng Paranaque at Pasay General Hospital. Ayon kay Yusek Malaya, inaasahang mahigit 144,000 na minor de edad ang mababakunahan sa Phase 2. Sa datos ng Department of Health, higit 2,400 na minor de edad ang nabakunahan mula noong Biyernes. Sa Fedelmundo Medical Center, tataasan pa umano ang target na bilang na mga batang babakunahan kada araw. Pero sa Pasig City General Hospital, inamin ni Acting Hospital Administrator Dr. Arlene Samonte na bumaba ang bilang ng mga batang nagpapabakuna. Konti lang ngayon, but at least yung listahan naman namin sa registration, madami naman kasi parang may pasok yung ibang bata. Siguro they still have to get an excuse slip from the school. I don't think it's hesitancy. Ayon naman po sa DOH, 4 na kabataang nabakunahan ang naiulat na nagka-adverse events pero puro mild lamang at agad ding naresolba. Isang bata na nagkaroon ng pagtaas ng presyon but after 2 hours, they were able to manage it at naging normal na yung blood pressure ng bata. Pangalawa, meron ding isa nagkaroon ng allergic reaction but it was managed at nag-resolve din yung allergies. Tapos may dalawang stress related, no? Yung sa immune immunization. Let me caution all of you, it's not official yet. We still need to input that into the VG flow of the Food and Drug Administration. Yan po si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala, sa ibang mga balita, halos 3 milyong customers ng Maynilad ang 3 araw po na mawawalan ng tubig simula sa Lunes, October 25 hanggang bago maghating gabi ng Webes. Ayon sa Maynilad, kailangan i-realign ang isa sa kanilang mga tubo para bigyan daan ang flood control project ng DPWH. Direktang tatamaan ng mga customers sa Sampaloc, Maynila habang posibleng higit 21 oras na mawawalan ng tubig ang ilang pang lugar sa Maynila: Makati, Las Piñas, Paranaque, Pasay at ilang lungsod at bayan sa Cavite. Sinabi ni Maynila the Water Supply Operations Head Engineer Ronald Padua, isasabay na rin nila ang iba pang maintenance activities kaya tinatayang nasa 421,000 water service connections ang maapektuhan. Yung iba po ay may mga leak repair, yung iba po ay may mga installation ng mga gate valves at pinagsabay-sabay na rin po namin dito para po minsana na lang po yung inconvenience na may dudulot dun sa mga affected customers. Nangako naman ang Maynilad na magpapakalat ng 60 water tankers at maglalagay ng stationary water tanks na mapagkukuhanan ng tubig ng mga apektadong customers. Puspusan na ang paghahanda ng mga LGU para sa nalalapit na undas. Sa Caloocan City, magpapatupad ng first to come, first to get in policy ang LGU sa mga sementeryo at 30% lang ang papayagang kapasidad. Limitado naman mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ang oras ng pagbisita, habang ipagbabawal ang pagdadala ng pagkain at iba pang gamit na pangsalo-salo at bawal din ang pagtitinda sa loob.
mahigpit na paalala ng lokal na pamahalaan sa mga bisita na sundin ang health protocols at mag-fill up ng health declaration form sa pagpasok ng mga sementeryo. Ipinag-utos o una nang ipinag-utos ng Caloocan LGU na isara ang mga sementeryo sa lungsod simula October 29 hanggang November 2. Samantala, ipinag-utos ng Department of Justice na makasuhan dahil sa illegal na droga ang anak ni dating Trade Secretary Roberto Ongpin na si Julian Ongpin. Nagdesisyon ng DOJ na sampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act si Ongpin na walang katumbas na piyansa dahil sa narecover na mahigit 12 gramo ng cocaine sa tinutuluyang resort sa La Union noong September 18. Ito'y kung saan natagpuan ding patay ang premiadong artist at painter na si Bree Honson. Nauna nang dumalo si Ongpin sa dalawang preliminary hearing na kinakaharap na kaso. Bukod pa sa hiwalay naman na investigasyon na, ng NBI kaugnay naman sa pagkamatay ni Honson. At abangan sa aming pagbabalik, dating Senator Antonio Trillanes IV walang nakikitang problema kung kasama sa senatorial lineup sina Senator Richard Gordon at dating Vice President Jejo Marbinay. PBA legend Robert Jaworski nagpasalamat sa alay na commemorative stamps ng PhilPost. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Teleradyo. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti at na lang. Street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa iyo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you and everyone working in love. Are you ready to share the love? Mag-enjoy na at balikan natin ang paglilibot sa bansa ni Gina Lopez. From the mountains, we are now in the island. Ibahagi naman natin ang love kasama si Ernie Lopez. Mga kapamilya! Magtanim tayo ng mangrove, tapos mag-coastal cleanup tayo. G-Diaries. Importante sa pag-unlad ng ating bansa, pagmamahal. Lahat tayo magtutulong-tulungan. Pagmamahal to ng kababayan natin. Tuwing Miyerkules, alas 2, dito sa nag-iisang Teleradyo. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 8:12 ngayong umaga. At makakausap naman po natin si Attorney Maria Moreni M. Salandanan, ang abogado ng pamilya ni Bree Honson. Maganda umaga po, Attorney Joyce Balancho at Robert Mano. Attorney? Via Zoom? Mother Joyce. Ayan, maganda umaga po, Attorney. Opo. Ang balita po natin from DOJ ay in order na po nila o ipinag-utos na po yung filing ng drug case laban po kay Julian Ongpin. Ano po ang reaksyon ng kampo po ng pamilya ni Bree Honson? Okay. Yesterday, nakatanggap kami ng magandang balita na ipa-file na ng DOJ yung kaso with the RTC sa San Fernando, La Union para dito sa drug possession issue ni Julian. Very happy yung family and incidentally, nag-coincide ito sa 30th day na pagkamatay ni Bree kasi as you would know, September 18 siya namatay and yesterday was the 18th of October. So parang they saw a flicker of
hope para dito sa kaso ni Brie. Kasi kahit papano, meron ang naisampa against Julian. Mm-hmm. Dati po nung na-interview po namin kayo, nabanggit ninyo na kino-question nilo yung ninyo yung pag-release o no, paglaya kay Julian after po nitong case nga po na ito. So, are we expecting, dahil po ito yung drug case, ay meron pong pag-aresto ulit na magaganap anytime soon? Mm-hmm. We are hoping that a warrant of arrest will be issued by the judge after the case has been filed in court. Kasi, Joyce, sa rules natin dito sa Pilipinas, merong separate determination ang judge of probable cause for purposes of issuing a warrant of arrest. Pero hopeful naman tayo kasi seeming naman yung violation ni Julian, eh, very obvious naman na he was caught in possession of 12.6 or 12.8 grams of cocaine. Attorney M, ito pong filing ng case na ito, ito po ay separate pa po sa ibang kaso po na ihahain naman po ng pamilya ni Brie. Tama po? Yes, separate ito. As of now, Richard, tinatapos pa lang ng NBI ang investigation nila para dito sa murder or homicide case ni Brie. After the investigation, appropriate charges will be filed against Julian Ongpin. Opo, nabanggit nyo yung Attorney M, yung binabanggit ninyo itong investigation, no? Hiwalay na investigasyon ng National Bureau of Investigation. Nabanggit na po ba sa inyo kung gaano pa ang itatagal itong investigation para po ma-file na yung kaso? Okay, yung NBI ay hindi nagbigay ng definite time, pero sa nakikita ko sa developments ng kanilang investigasyon, halos patapos na ito kasi they already have a handful of witnesses na nakapag-testify. Siguro more than 10 na yung na-interview, tapos in the coming days magkakaroon ng reenactment doon sa crime scene. So I think ito na lang talaga ang inaantay para makapagbigay sila ng definite findings as to the cause of death of Brie. So kung ma-find ng NBI na hindi nga talaga ito suicide, imposibleng mangyari na suicide ito, definitely appropriate cases will be filed against Julian. Alright, maraming salamat po Attorney Maria Moreni M. Salandanan, ang abogado ng pamilya ni Brie Honson. Salamat po. Salamat. Walang nakikitang problema si dating Senador Antonio Trillanes kung kasama man niya sa senatorial slate ang dating mga katunggaling sina dating Vice President Jejo Marbinay at Senator Richard Gordon. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Trillanes na hindi ito mahalaga dahil ang pangunahing pinagtutuunan nila ng pansin ay ang pagkapanalo ni Vice President Lenny Robredo sa pagkapangulo. Lahat kami na naniniwala na si VP Lenny is the best candidate itong 2022 elections. Yan, importante yon. At yung pagbigay ng unconditional support kay VP Lenny in case she wins as president in 2022, importante po yon kasi magiging kapartner niya sa governance yung mga mananalong senador ngayong eleksyon. Kaya yun ang magtutulak ng kanyang legislative agenda. Muli namang nagpaliwanag si Trillanes kung bakit hindi nakasama sa senatorial slate si dating Party List Representative Nery Colmenares. Ang kaibahan siguro is hindi kasi nagbibigay pa ng conditional support, ng unconditional support itong Makabayan Bloc, ano? Hindi naman nila sinusuportahan si VP Lenny. So, yun ang kaibahan. That's the minimum requirement. Paano ka naman isasama sa slate kung hindi ka naniniwala at hindi mo susuportahan yung kandidato na yun. So, that should be clarified first and declared. Ano? Yun ang pananaw ko doon. Si dating Senador Antonio Trillanes. Inaasahan naman ng COMELEC na papalo sa 64 na milyon ang rehistradong botante hanggang sa katapusan ng buwan. Inihayag ito ng COMELEC sa budget deliberation ng Senado para sa kanilang panukalang 26.7 billion pesos na pondo para sa 2022. Ayon kay COMELEC Chairman Sheriff Abbas, ang naturang bilang ay batay sa kanilang projection matapos ang isang buwang pagpapalawig sa voters registration. Nauna na rin pong hiniling ng Senado para mabigyan ng pagkakataon ang
mga nais makaboto sa kabila ng kinakaharap na pandemya. Ayon sa COMELEC, mahigit 63 million na ang nakarehistro hanggang nitong September 30 at inaasama dadagdagan pa ito dahil bukod sa pinalawig na voter registration, pinahaba rin ang oras at araw ng pagpaparehistro hanggang sa Oktubre at 30. Nilinaw ng Department of Health na kailangan pa ng emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration bago payagan ang pagtuturok ng ikatlong dose ng COVID-19 vaccines. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ibinibigay ang third dose sa mga individual na nagkasakit pa rin matapos makakumpleto ng dalawang dose o kaya naman ay single dose ng Janssen vaccine. Iba pa umano ito sa booster dose na itinuturok sa mga individual na nananatiling protektado matapos maging fully vaccinated. Ihahanda pa umano ng DOH ang guidelines sa pagtuturok ng ikatlong dose para sa mga immunocompromised senior citizens at mga healthcare worker na ibabase sa rekomendasyon ng mga eksperto ng World Health Organization. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa Zamboanga City Medical Center. Ayon kay Hospital Chief Afdal Kunting, nitong nakaraang dalawang linggo ay nakapagtala sila ng 3 hanggang 7 average COVID daily deaths. Nagsimulaan niyang tumaas ang COVID cases sa kanilang ospital noong Agosto kung saan mas binabantayan nila ang mataas na bilang ng severe at critical cases. Noong Sabado, isinailalim na sa MECQ ang Zamboanga City na tatagal hanggang sa katapusan ng buwan. Inihayag din ng DOH na nasa high risk classification ang Zamboanga City dahil sa mataas na bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. Hindi kontaminado ang RT-PCR swab test ng Philippine Red Cross na umano'y naglabas ng false positive results. Ito ang kinumpirma ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM matapos paimbestigahan ni Pangulong Duterte ang umano'y false positive result ng 45 RT-PCR swab test ng Red Cross sa Subic. Ayon sa RITM, tama at mapagkakatiwalaan ang resulta ng nasabing swab test matapos nilang suriin ang methodology at proseso ng Red Cross sa pagkuha ng sample. Nagpasalamat naman ang Red Cross dahil sa anilay patas na investigasyon ng RITM sa insidente. Sa ibang mga balita naman, kinwestiyon ng Senado ang TESDA kaugnay sa inilipat umanong mahigit 2 bilyong pisong pondo sa Philippine International Trading Corporation o PITC taong 2019. Sa budget hearing ng Senado para sa TESDA at PITC, pinagpapaliwanag ni Senator Franklin Grillon si TESDA Director General Isidro La Peña kung sino ang nagbigay ng otorisasyon sa paglilipat na naturang pondo. Ayon kay Grillon, labag ito sa batas dahil dapat ay ibinalik na ito sa National Treasury bunsod ng pagkakapaso sa nakatakdang oras ng paggamit ng pondo. Inamin naman nila Peña na siya ang nagbigay ng pahintulot dito pero iginiit na hindi pa expired ang paggamit sa pondo. Idinagdag pa nila Peña na nagkaroon umano sila ng problema sa procurement system at kailangan ang tulong ng PITC na government-owned trading company. Pero batay sa ulat ng TESDA, ngayong taon lamang na i-deliver ang mga biniling toolkits gamit ang pondo, gayon 2 taon na ang nakalipas mula nang ilipat ang pondo sa PITC. Nagpasalamat ang pamilya Jaworski sa inilunsad na commemorative stamps ng PhilPost bilang pagpupugay sa PBA Hall of Famer at tinaguri ang The Living Legend na si Robert Jaworski. Bagamat hindi nakadalo sa mismong pagpapasinaya, sa isang pahayag na binasa ng anak na si Dodot Jaworski, nagpasalamat ito sa pribilehiyo at pagkilala ng PhilPost sa kanyang kontribusyon sa bansa at sa larangan ng basketball. Nagpasalamat din si Jaworski sa kanyang fans at taga-suporta na patuloy na nananalangin sa kanyang paggaling, kabilang na ang kinakaharap na kondisyon sa dugo matapos makarecover sa COVID-19. We're trying to get his strength back to normal, which is taking a while nga. It's taking a while. So we're thinking that it's probably because of his elevated iron levels. Again, we tried to consult with so many different doctors and specialists, and we are still in the process of consulting more. Si Dodot Jaworski.
At abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Pampanga, 4 na Chinese patay sa bypass, higit 260 million pesos na shabu na samsam. At sa Quezon City, rider na putulan ng binti nang bumangga ang motorsiklo sa truck sa Quirino Highway. Yan at ilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita. Police report ngayong umaga sa Pampanga, patay ang 4 na Chinese matapos umanong manlaban sa bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Angeles City. Halos 40 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 262 million pesos ang nasamsam sa mga suspect. Ikinasang operasyon sa isang subdivision sa Barangay Pulong, Kakutod, kahapon ng umaga. Bukod sa shabu, na-recover din sa mga suspect ang 4 na baril at mga cellphone. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal sa Quezon City po, naputulan ng binti ang isang rider habang sugatan ang angkas nito sa salpukan ng motorsiklo at truck sa Quirino Highway. Binabaybay ng mga biktima ang Quirino Highway nang bumangga sa sinusundang truck bago nagulungan ng likuran bahagi ng trailer ng sasakyan. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima habang hawak na ng mga pulis ang truck driver. Habang sa Caloocan City, timbog sa operasyon ng PDEA at mga pulis ang mag-ina na sinasabing tulak ng ilegal na droga sa Camarin. Nasabat sa kanila ang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng nasa 340,000 pesos. Dinala na sa kulungan ng PDEA ang mag-ina at kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Isabela, patay ang isang lalaki matapos bumangga sa van ang minamaneho niyang sasakyan sa bayan ng Alicia. Sa investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang driver na si Alfredo Gumpal, kaya sumalpok ang kanyang sasakyan sa van na nasa kabilang lane ng kalsada. Sugatan naman ang 6 na sakay ng nabanggang van. Sa Cagayan City naman, patay din ang isang lalaking nagmo-motorsiklo matapos bumangga sa poste sa Barangay Silawit. Ayon sa mga pulis, nag-overtake ang biktimang si Darius Madamba sa sinusundang SUV kaya na aksidente. Alamin na natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay beautiful Tina Marasigan. Good morning, partner!
Good morning, partner. Ito ang ating showbiz spotlight. Ikinwento ng malalapit sa kaibigan ni Olympic gold medalist Heidilyn Diaz kung paano pinlano ang surprise wedding engagement sa kanya ng nobyong si Julius Naranjo. Ayon kina Ida Calzado at Precious Lara Kigaman, naging kasabot sila ng manager ni Heidilyn na si Noel Ferrer sa pagpaplano ng okasyon. Couples night out umano ang pagkakaalam ni Heidilyn sa okasyon. Kaya naman, nasorpresa talaga siya nang lumuhod at nag-propose ang boyfriend na si Julius. It's so beautiful to see how together you continue to win in life. And I wish you both all the best. Iba yung pakiramdam, di ba, pag nakakita ka in person ng taong nagpo-propose. And kaya, sobrang happy talaga kami for Heidilyn and for Julius. Congratulations sa ating champion, Heidilyn and Julius. Samantala, star-studded naman ang pagdiriwang sa 30th anibersaryo ng Maanaala Mo Kaya sa ASAP natin to. Nagbigay ng mensahe ang ilang malalaking artista na gumanap sa mga episodes ng MMK tulad din na veteran actor Dante Rivero, Angel Octin at Catherine Bernardo. Inawit din ang tawag ng tanghalang champion na J.M. Yosuret ang theme song ng programa na Maalaala Mo Kaya. Nagpasalamat naman ang iconic host ng MMK na si Ms. Charo Santos Concho sa mga patuloy na sumusuporta sa Asia's longest running drama anthology. Isa pong karangalan ng MMK ang mga kwento ng inspirasyon, pagbangon at pagmamahal ng bawat kapamilya. At makakaasa po kayo na patuloy ang magkasama nating paglalakbay ang MMK at ang bawat Pilipino sa paglalahad ng mga kwentong ito. Congratulations po, Ma'am Charo. At yan ang ating showbiz spotlight ngayong Tuesday morning. Ito po si Tina Marasiga nagsasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Maring Joyce and partner Robert. Maraming salamat, Tina Marasigan. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong araw ng Martes, October 19, 2021. 67 days na lang po kapamilya, Pasko na. Merry ako po, Christmas. Si Joyce Balanso. Ako si Robert Mano, susunod na on the spot kasama sina Tony Velasquez at Danny Buenafe. Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay yung sarili ng mga tulong. Hopefully, marami rin tayo makabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Wala akong iwanan. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Nakakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan natin pang jumpstart. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapatid. We are grateful. At wala ko sa mapagpangang kamay. Ito po ang nag-iisa Teleradyo. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Mga balitang tuputok malang sa maghapon, ihahain. Mga isyong dikit sa taong bayan, tatalakayin. Dinig ng sambayanan, pupulsuhan. Ang morning habit na inyong kagigiliwan, aarangkada na! On the spot! On the spot!